Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Ang low pressure area ay unti-unti pong lumalapit sa Caloocan, lalo po sa bandang Visayas. Kaninang stress ng madaling araw, huli na mataan ang layo ng low pressure area, nasa 95 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. Ito ay nanatiling mababang tsansa na maging bagyo. Pero patuloy itong magbibigay ng mapag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at ganun din sa bahagi ng Mindanao. At yung habagat o southwest monsoon ay patuloy na nakakapekto doon lamang po sa kanlurang bahagi ng Luzon. At sa araw nito, dahil sa epekto ng low pressure area, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Southern Leyte, Marinduque, Oriental Mindoro at ang buong Bicol region. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Madalas po yan itong mga bahagyang maulap ay sa bandang umaga pero sa hapon o gabi mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa mga nabubuong localized thunderstorm. At narito po ang ating forecast maximum temperature sa mga piling lugar sa Luzon. Sa Metro Manila, mataas po ang temperatura matatala, nasa 33 degrees Celsius. Mataas din ang maximum temperature sa Tugagaraw, aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Lawag ay nasa 32 degrees Celsius, Baguio 25 degrees Celsius. Sa bandang Southern Luzon, sa Puerto Princesa ay nasa 32 degrees Celsius, Calayan Islands 33 degrees Celsius. Sa Legazpi ay nasa 31 degrees Celsius. Sa labing bahagi ng bansa dahil sa epekto ng low pressure area, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa buong Visayas at kasama rin ang Caraga. Samantala sa labing bahagi ng Mindanao, kitang-kita po na maganda at maliwakas ang panahon na maranasan pero may mga pag-ulan tayong inaasahan, madalas po yan sa hapon o gabi, dulot ng mga thunderstorm. Ang pinamataas ang taas ng temperatura matatala sa Iloilo, Cebu ay nasa 31 degrees Celsius, Tacloban ay nasa 30 degrees Celsius. Zamboanga, 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, aabot ng 29 degrees Celsius. Sa Davao ay nasa 32 degrees Celsius. Sa susunod ng tatlong araw, mula June 1 hanggang June 3, itong low pressure area ay nasa mga nating malulusaw ngayong araw. At sa susunod ng tatlong araw, itong habagat o southwest monsoon ay patuloy makaka-apekto doon lamang po sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya sa Metro Manila, patuloy magiging maganda at maliwalas sa panahon pero may chance pa rin mga pag-ulan o mga nabubuong thunderstorm madalas sa hapon o gabi. At kitang-kita po na itong habagat ay hindi halos nakaka-apekto sa buong Luzon. Mataas ang temperatura matatala sa Metro Manila. Ibig sabihin, mainit na panahon ang maranasan po natin sa mga araw nito. Kusan ang forecast maximum temperature ay nasa 33 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio, na itong habagat ay hindi umaabot sa bandang Baguio, kaya fair weather po tayo sa susunod na tatlong araw, maliban sa mga biglang buhusang ulan madalas sa hapon o gabi. Sa Legazpi City, bukas, sa araw ng Miyerkules, makulimling o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Huwebes at Biyernes, inaasahan po ang magandang panahon maliban sa mga nabubuong thunderstorm sa madalas nabubuo sa may bandang hapon o gabi. Sa Metro Cebu,
na inasa po natin na ngayong araw malulusaw itong low pressure area. Kaya susunod na tatlong araw, magiging maganda ang panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan dahil sa thunderstorm. At sa Metro Davao ay fair weather po tayo sa susunod na tatlong araw maliban sa mga biglaang busang ulan dahil sa thunderstorm. Ang sunrise po natin, 5:26 sa umaga. Sunset ay nasa 6:22 ng hapon. Yan po ang ating update. Mula sa PAGASA, ako po, Salzar D. Aurelio.